Hi guys! Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang masarap na dessert. Ngayon gagamit ako ng dragon fruit. Babalatan ko muna itong dragon fruit. Gagawin ko, ihiwaan ko muna yung magkabilang dulo. And guys, ganyan lang. Tatanggalin lang natin yung matigas na parte ng dulo, magkabilang dulo. Pagkatapos, saka ko hihiwaan itong dragon fruit. Ganito lang yung pagkakahiwa niya para matanggal natin yung balat. And guys, ganito lang siya kadali para hindi kayo mahirapan. Ganyan. Ganyan guys, ganyan lang kadali magbalat ng dragon fruit. Nabalat ako na yung dragon fruit. Ngayon ang gagawin ko, hihiwain ko lang muna siya sa dalawa. Saka ko ngayon i-slice. Yan, ganyan na yung pagkaka-slice guys. Pagkatapos, saka ko hihiwain ng maliliit lang. Ito guys, ganito na yung pagkakahiwai. Slice lang natin siya ng maliliit na pa-cubes. Malambot naman yung dragon fruit, kaya pagsasabay-sabay na natin hiwain lahat. Ganito lang guys, ang pagkakahiwa. Ganyan lang kadali. Ayan guys, continuous lang yung paghihiwa. Kung paano ko hiniwa yung iba kanina, ganun ko din to hihiwain. Cube na maliliit lang yung pagkakahiwa. Ngayon, umpisahan ko na magluto. Gagamit ako ng 2 tasang tubig. Saka ko ngayon lalagyan ng gulaman powder, yung plain lang, na walang flavor. Saka ko ngayon hahalu-haluin, tutunawin ko yung powder. Ganyan lang yung gagawin guys. Kailangan tunawin muna natin yung powder. Natunaw ko na yung powder. Ngayon, saka ko aapuyan sa katamtamang apoy lang. Ayan guys, continuous lang yung paghahalo para hindi mamuo yung gulaman. Ngayon, maglalagay na ako ng evap milk. Saka ko ngayon hahalu-haluin. Maglalagay din ako ng condensed milk. Saka ko ngayon ulit hahalu-haluin. Lalagyan ko rin ng all-purpose cream. Ngayon, hahaluin ko ulit para mag-combine lahat ng ingredients. Thank you.
saka ko ngayon ilalagay yung dragon fruit na iniwa ko. Ayan guys, hahalu-haluin ko lang. Dapat guys, continuous lang yung paghahalo nyo para hindi tumigas yung bulaman. Ito, naluto ko na yung bulaman. Ngayon, isasalin ko na siya sa canister. Ito yung canister. Nilagyan ko pa rin siya ng dragon fruit. Saka ko ngayon ito ibubuhos nung niluto kong bulaman. Yan, hihintayin ko lang siya hanggang sa lumamig bago ko siya ilagay sa ref. Ito guys, malamig na. Tigas na yung ating bulaman. Ilalagay na natin dito sa plato. Ito na guys, yung ating masarap na dessert. Ito na yung ating dragon fruit creamy jelly. Bye guys, thank you for watching.